sa South Central Luzon Conference, dinaluhan ng mga anak ng pastor at mga ngaral ang conference-wide adult PKs convention na may temang Inspire, Make Me a Blessing. Doon sila ay nabigyang inspirasyon na maging tapat, maglingkod at maging pagpapala sa mga taong kanilang makakasalamuha. Nagbabalik si Alarin Gamaro para sa report. Sa ilalim ng mga programa ng mga departamento ng Ministerial Association at Shepherdess International ng South Central Luzon Conference, isang SCLC-wide Adult PKs Convention ang isinagawa sa Jose and Eliseo Bautista Hall noong 8 hanggang 10 ng Nobyembre 2019. Biyernes ng gabi nang magsimula ang programa kung saan nagbigay ng keynote address si Pastor Lemuel Padriquela, SCLC Ministerial Secretary, habang si Pastor Pascual Panaglima, SCLC President, ang siyang nagbahagi ng isang mensahe na naghambing sa tao at agila. Mga minamahal, kung tayo na sa Panginoon, hindi tayo mapapagod upang magbigay tayo ng inspirasyon para sa iba. Kung tayo na sa Panginoon, ang sabi ko rito, ang buhay natin ay matutulad sa isang agila. Gawin natin ang ating buhay na tulad ng isang eagle na siya'y lumilipad ng mas mataas kaysa mga kaaway. Kung tayo ay mataas ang ating pagtingin sa ating Panginoon, because, brethren and sisters, magkakagumpay ang mga anak ng mga kamanggagawa ng Diyos. Pagdating ng araw ng Sabado, naging pagpapala at inspirasyon sa mga dumalo ang mensahe mula sa panauhing tagapagsalita na si Ginang Delba de Chavez, NPUCSI Coordinator. Ang theme na binigay sa akin na inspire nitong SCLC Adult PK Convention ay napakaganda. At naisip ko na ito talaga ang naaangkop para sa mga PKs ngayon, lalo na itong mga adult. Because they have been inspired, now it's their turn to inspire. And they are going to inspire in three ways. Inspire other PKs and other young people to be faithful. Inspire other PKs and other people to serve the underprivileged. And the third is inspire others to be a blessing. Because PKs have been blessed over the years, as have been their parents na naglingkod. So they have enjoyed yung blessings. It's their turn to inspire and to be a blessing to everyone that they will come in contact with. Kinahapunan ng araw na iyon, nagkaroon ng isang musical parade kung saan naghandog ng mga awit ang mga PKs. Ang ilan sa kanila ay nagbahagi rin ng mga kwento tungkol sa mga pagsubok at ginhawa na kanilang naranasan bilang anak ng mga manggagawa. Yung blessing yung pag-attend ko dito sa PKs Convention kasi mas nabigyan kami ng emphasis sa pagiging PK namin at kung ano ba yung mga missions pa namin. Ganun din is nakapag-share kami ng iba't ibang experience which is nakapagbigay sa amin ng inspiration para patuloy pa namin yung work namin as a PK. So, naging pagpapala itong buong convention na to sa akin, sa paraan na kung saan nakapag-band ako sa ibang PKs. Nakilala ko yung mga mas nakakatandang PKs sa amin. At nagkaroon ako ng chance na maging kaklose sila ng lubusan at makarinig ng magandang mensahe galing sa ating mga students. Binigyang parangal din ang mga PKs na aktibong nagbahagi ng kanilang mga talento sa pagsasalita at musika noong mga nakaraang PKs evangelisms. Sa pagtatapos na bahagi ng programa ay ibinahagi ni Marcus Van Adap ang kanyang commitment message na nagbigay inspirasyon sa mga dumalo na maging inspirasyon din sa iba. Matapos iyon ay ipinananalangin ang mga PKs bago sila umuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Layunin ng programang ito na mas mapagtibay pa ang relasyon ng mga PKs sa Panginoon at sa kanilang kapwa.
gayon din ay upang mabigyang pansin ang kanilang mga pangangailangan habang sila ay patuloy na hinahasa sa paglilingkod.